Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Umuwi sila kapag tapos na. Sagot nito sa akin. Sister, pwede bang malaman kung anong pangalan niya? Tanong ko sa kanya at mukhang nagulat pa siya at tinitigan pa ako ng masinsinan. Kilala mo ba siya, Iha? May pag-alala na tanong nito sa akin kaya nagtaka pa ako. Dahil bakit pati ang bata kanina'y parang natakot nung bigla kong nagtanong ng pangalan ng nanay niya? Hindi po, sister. Magalang kong sagot. Paano kung makikilala eh hindi ko pa nakikita? Pero kinuha niyang kamay ko at hinaplos at tumingin sa akin na ikinaantig ng aking puso. Pasensya ka na, Iha, pero aaminin ko sa iyo. Hindi lang ikaw ang nag-iisang nagtanong about sa kanya. Pero may protocol kasi kami dito na bawal ilabas ang information ng lahat ng nagtatrabaho dito. Sagot sa akin na sister, kaya tumango ako at naiintindihan ko siya. Naiintindihan ko po, sister. Pasensya na po kayo. Magalang kong sagot at ngumiti naman siya. Natapos ang buong hapon at ginugol namin ni Lola Isabel sa kumbento. Naawa din ako sa mga bata na walang mga magulang. Kaya maswerte pa rin kami ng ate ko na kahit mahirap ang buhay, nakaranas kami na maging masaya at kumpleto ang pamilya. Ngunit ngayon naiwan sila nanay at tatay sa probinsya. Pagka alala ko sa ate ko'y nalungkot na naman ako. Pero napaigtad ako ng may mga palad na dumapo sa aking kamay. Are you okay, Iha? Kanina ka pa tulala, may bumabagabag ba sa'yo? Nag-aalala ang tanong ni Lola sa akin. Nandito na kami ngayon sa loob ng sakyan dahil pauwi na kami. Wala ito, Lola. Naisip ko lang po ang kapatid ko. Magalang kong pag-amin na sagot sa kanya. Gusto mo bang umuwi sa inyo? Tanong sa akin, kaya napatingala pa ako kay Lola dahil nakayuko ako. Dahil nagpipigil ako, baka tuluyan akong maiyak. Hindi po, Lola. Wala naman po ang ate ko sa amin. Pag-amin ko sa kanya na ikinalungkot ko. Pero kanina, Lola, parang nakita ko na siya. Kaya lang, putol ko pang tugon sa kanya. Nakita mo na? Saan, Iha? Sagot sa akin. Yung bata kanina, Lola, na lumapit sa atin. Para kasing nararamdaman ko na may connection siya sa ate ko. Naiiyak kong sagot dahil iba talaga ang kutob ko. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin, Iha, para natulungan kita? Sagot niya sa akin at naaninag ko sa kanyang mga mata na may pag-aalala. Kaya naman sinabi ko sa kanya ang napag-usapan namin ni Sister Amelia. Pagdating namin sa mansyon, tinawagan niya si Sister Amelia. Gusto pa sanang bumalik kanina pero ako nang tumanggi dahil pakagabihin kami sa daan. Lalo pat malayo ang Angel's Home sa Calamba. Labas na kasi ng Manila ang Angel's Home. Pagkatapos ng lunch, nagpaalam na si Lola sa mga madre. Iha, mauna ka nang magpahinga dahil bukas babalik tayo sa Angel's Home. Huwag kang mag-alala, nakausap ko na si Sister Amelia. Nakangiting balita sa akin ni Lola. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag at kung hindi man siya ang ate ko, at least sumubok ako. Buti na lang mabait talaga si Lolo at Lola. Salamat, Lola. Good night po. Pasasalamat ko sa kanya at nagpaalam na din ako. Iniisip ko din kung anong dahilan niya. Bakit biglang umalis at ganoon na lang ang galit niya kay Sir Xander. Pero sa araw na iyon, meron pa siyang sinabi sa akin bago umalis na hindi nagpaalam. Ashley, huwag mong pababayaan sila nanay at tatay, ha? Kapag nawala ako, alam ko makakalimutan din ako ng mga tao. Ang kahihiyang ito, basta ipangako mo na tapusin mo ang pag-aaral, ha? Sabi pa sa akin noon, pero taliwas naman ang nangyari.
Sa pagkawala ng ate ko, mas lalo pa kaming kinutya ng mga tao dahil daw magnanakaw kami. Kaya umalis na lang ako at hinanap ang ate ko. Ano ba talagang nangyari? Kausap ko ulit sa sarili ko. Ashley, tawag ng isang lalaki sa madilim na parte kung saan ako naglalakad pa uwi. Galing sa school. Kuya Dante, bulong ko dahil eksaktong tumama ang kanyang mukha sa liwanag ng buwan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya pero ninisigian lang ako nito kaya bigla ko nakaramdam ng takot. Kung sinuswerte ka naman oh. Bulalas pa niya kaya mas kinabahan ako. Tumingin ako sa paligid pero walang katao-tao. Kuya Dante? Bakit po? Nanginginig kong tanong sa kanya. Ngayon ko naalala ang sinabi ng ate ko sa akin noon. At lumapit na siya sa akin. Gusto kong tumakbo palayo sa kanya ngunit parang namamanhid ang buo kong katawan. Hanggang sa may tumigil na isang sasakyan at pilit akong pinasakay sa loob. Hanggang sa sumigaw ako. Wag po! Wag po! Hingal na hingal akong napabangon mula sa kama. Bakit bumabalik ang masamang bangungot mula sa nakaraan na pilit ko nang kinakalimutan? Napahawak ako sa tapat ng dibdib ko dahil sa sobrang bilis ng tibok. Nanginginig na din ang aking buong katawan sa sobrang takot. Umupo ako sa gilid ng kama, yakap ang aking sarili at hindi kong mapigilan ang umiyak. Isang buwan na ang nakalipas. Kinabukasan noon ay bumalik kami sa bahay ampunan para makita at makausap ang pinaghihinalaan kong ate. Pero ganun na lang lungkot ko dahil hindi na daw siya pumasok sa araw na iyon. Pati din si Lola Isabel, nag-alala din. Kaya pinuntahan pa namin kung saan siya nakatira pero sabi ng may-ari ng bahay kung saan sila tumira ay umalis daw sila ng maaga at hindi na daw bumalik. Kaya mas lalo ko nabuhay ng loob na kapatid ko iyon. Pero naguguluhan ako, sino yung bata na tinawag siyang mommy? Marami ang katanungan at nag-iwan sa aking kaisipan. Ngunit nalungkot ako sa araw na iyon. Napaisip tuloy ako kung bakit siya umiiwas sa akin. Ining, malapit na tayo. Bumalik lang ako sa kasalukuyan ng pumukaw sa akin si Manggorio. Papunta kasi kami ngayon sa condo unit daw ng apo ni Lola Isabel. Okay po, Manggorio. Tugon ko sa kanya. Katulad nga ng pinag-usapan nila noon ni Lola, ako daw maglilinis sa condo unit ng apo nila. Pero sa kasamang palad, mag-isa lang ako dahil may rayuma na daw ang matanda. Nag-alala pa ako sa kanya dahil may sakit siya. Pero rason naman sa akin, nandoon naman daw si Ate Mercy. Bumalik na kasi ang isa nilang kasambahay sa mansyon. Pabalik nila ako mamaya ining kapag tapos ka na doon ha. Tawagan mo na lang ako. Paalala pa ni Manggorio sa akin, kaya medyo nag-alala pa ako. Akala ko kasi kaninay, kasama ko si Manggorio na pupunta sa kondo ni Sir Cedric. Alam mo na ba kung saang floor yung room ni Sir Cedric? Segunda pa niya sa akin. Opo, Manggorio. 50 floor, room 542 po. Magalang kong sagot sa kanya. O siya, buti't hindi mo nakalimutan. Natatawa pa niyang sagot sa akin kaya nginitian ko na lang. Pagkatapos, binaba na niya ako sa labas ng entrance. Dito ka na lang bumaba ini. Tawagan mo na lang ako kapag tapos ka na ha. Paalala pa niya ulit sa akin. Sige po, Manggorio. Salamat po. Paalam ko din sa kanya at agad naman nang umalis. Dediretso na sana akong aakyat nang sinita ako ng receptionist. Miss Wait. Tawag niya sa akin kaya tumigil ako sa paghakbang. Bakit po? Magalang kong tanong. Pwede bang malaman kung saang room ka pupunta, miss? Tanong niya sa akin. Hindi naman suplada ang receptionist. Ah, siguro kailangan ng sign dito. Kausap ko sa sarili ko. Ang engot mo din, Ashley, no? Reklamo ko sa sarili ko pero ang babae nakatingin lang sa akin. Eh ma'am, lahat po kasi nang pumapasok, kailangan malaman ang pangalan. Magalang na sagot sa akin. Ah, sorry po ma'am, sa 50th floor po ako pupunta, room
542 po. Magalang kong sagot. Kay Mr. Cedric, San Jose po. Dagdag ko pa, tinignan nga niya sa logbook dahil may binuklat ito. Sige po ma'am, pwede na kayong umakyat. Sagot naman sa akin kaya umalis na ako sa harap niya. Pumasok na ako sa elevator at pinindot ko na ang 50th floor at nalula pa ako sa sobrang taas. Ipinaras ko na sana ang close button ng may humabol na makikisabay sa akin pero hindi ko naman pinansin dahil medyo kinakabahan pa ako pero binaliwala ko na lang. Huwag lang siyang magkakamaling bastusin ako dahil makikita niya. Kausap ko sa sarili ko kahit wala namang ginagawang masama ang lalaki sa akin. Feeling din ako minsan eh. Kung bakit kasi hindi sumama si Lola eh. Maktol ko pa. Pero ang pumasok na isang lalaki kanina sa elevator ay napapasmirk pero hindi ko pinansin. Nakafocus kasi ako sa kung anong madadatnan ko mamaya sa taas. Hi! Bati niya sa akin at tumingala pa ako sa kanya dahil sa sobrang tangkad niya. Patangkad na ako pero grabe itong lalaking kasama ko sa elevator. Sobrang tangkad at nakangiti pa siya kaya naman napanganga ako. Yung takot at kaba ko kanina ay biglang nawala. Wow! Ang gwapo! Naibulalas ko at medyo nalakasan pa ata dahil tumawa siya. Oh, we have the same floor? Tanong niya sa akin kaya bigla akong natauhan. Opo. Nautusan lang po ako na maglinis dyan. Nakasimangot kong sagot sa kanya. Oh, napa-oh niyang sagot sa akin kaya mas lalo kong nakasimangot. Part-time job? Tanong na naman sa akin. Makulit din pala ito. Hindi, apo siya kasi ng amo ko. Walang katulong kaya ako ang inutusan. Sagot ko naman sa kanya at tumunog na ang bell. Tanda nang nakarating na ako sa taas. Pero pinauna ako ng lalaki na lumabas sa elevator at nagtaka pa ako dahil pareho kami ng way na tinatahak. Kaya sinulyapan ko siya at ganoon din siya. Don't tell me, dito ka pupunta. Turo niya sa numero ng pintuan kung saan siya tumigil. Opo, mabilis kong sagot. What? So, you must be Ashley? Sagot niya sa akin na para bang gulat na gulat. Opo, mabilis ko na naman nasagot pero nagtaka pa ako bakit niya ako kilala. Dumb, bulalas pa niya. Parang nagmumura ata siya na hindi ko naman maintindihan. Wait lang miss ha, ako nang kakatok, dyan ka lang. Sabi niya sa akin sabay senyas na huwag akong maingay kaya naman sumunod ako sa sinabi niya dahil masunuri naman ako. Pero parang gusto kong matawa sa kanya dahil nakangisi siya na parang gusto ring matawa. Kaya nakapout ang labi ko habang naghihintay na magbukas ang pintuan. Tumunog ang doorbell. Narinig ko naman na nagbukas ang pintuan at iba namang mukha ang lumabas dahil iba ang boses. Oh man, why you're here too? Bulalas ng isang lalaki kaya mas lalo kong kinabahan. Uwi na lang kaya ako. Bakit ang dami naman nata nila? Kausap ko sa sarili ko. Nasa likod kasi ako ng pintuan kaya hindi ako makita ng taong nagbukas ng door. What are you doing all here in my condo? Hindi ko kayo pinatatawag. Bakit nandito kayo? Wika ng taong ayaw kong makita. Boses pa lang, alam ko na. Ay, dude, relax. Namiss ka lang naman namin eh. Sa tagal mo naman ba sa US? Ano bang ginawa mo doon? Yung nakasabayan ko ang nagtanong, pero mukhang natatawa naman. Isa din yun, bakit nakalimutan na din ako? Maktol ko pa pero nagulat ako nang may nakabunggo sa akin. Oops, sorry miss. Hingin po umanhin niya pero parang kilala ko siya. Para kasing nakita ko na siya eh, hindi ko lang maalala. Ganun din siya sa akin, nakatitig din na para bang naalala din ako. Ay, ewan? Pukaw ng isang boses na ayaw kong marinig kaya nakasimangot na ako. Kanina ka pa ba dyan? Yung hugasin mo'y naghihintay na. Masungit niyang sambit sa akin pero ang dalawa kanina sa loob nakangisi. Samantalang ang nakabunggo sa akin, napakunot noo. Nakita ko na siya eh. Bulalas ko pa,
na hindi ko na sinagot si Mr. Yabang at ninaanan ko lang at sinamaan ko siya ng tingin. Good morning mga sir. Excuse me po. Pagbati ko sa dalawa at nagtatawanan lang sila nang nakatalikod na ako. Lord, mga gwapo nga sila pero bakit parang mga baliw naman? Huwag niyo po kong pababayaan dito ha. Pipingdasal ko pa dahil nakaramdam ako ng kaba. Maliit naman ang kondo niya kaya madali ko lang nahanap ang kusina. Pero wala namang kalat. Masabi niya yung madaming hugasin. Ni wala naman kahit isang baso. Kaya naman, palakad-lakad pa ako sa loob ng kusina dahil wala naman akong gagawin. Lalabas na sana ako nang narinig ko ang mga boses nila. Iba ka rin ha? Congrats dude! Boses yun kanina nang nakasabayan ko sa elevator. So, nakita mo na pala siya ulit? Sagot naman ang isa pa. Hindi ko lang alam kung sino sa dalawa sa kanila. Pero hindi ko naman narinig na sumagot si Mr. Yabang. Lalong hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Dahil wala naman akong gagawin, mabuti pa siguro'y umuwi na muna ako. Excuse me sir, wala namang hugasin sa kusina. Baka po pwede sir na umuwi na lang ako. Madami din kasi akong gagawin sa mansyon ngayon. Daratso kong paalam sa kanya. Mukha namang walang kwenta ang pagpunta ko dito eh. Mas marami pa ang gawain sa mansyon kesa dito. Himutok ko sa sarili ko. Pagtingin ko sa kanila'y natameme silang apat. Walang nagsalita sa kanila kaya pinitig ko ang mga daliri ko. Mga timang talaga mga ito. Hello? Sabay pitik ko at natauhan naman sila sa akin at natawa naman yung kasabay ko kanina. By the way, I'm John. Pagpapakilala sa akin nung isa. Kung hindi ako nagkamali, siya yung nagbukas kanina ng door. I'm Gary. Ngisi naman ang isa. Siya yung nakasabayan ko sa elevator. Joey. Sabi ng pangatlo pero mas malamig pa sa yelo ang boses dahil napakaseryoso. Hello po mga sir. Ako po si Ashley. Magalang kumbati sa kanila at sabay-sabay silang tumango sa akin. Sir Cedric, pwede po bang pabalikin mo na si Manggoryo? Babalik na lang po ako bukas. Mukha pong may bisita kayo. Magalang kong tugon sa kanya. Sana na may payagan na ako dahil nakakaramdam ako ng awkward sa kanila. Lalo pat puro sila nakangisi. Hindi naman sa akin kundi sa apo ng mga amo ko. No, stay here. Uuwi na din naman sila at lalabas din ako. Gusto ko pagbalik ko, malinis na ang buong bahay. Sagot naman nito sa akin kaya medyo nakaluwag naman ako ng hinga. Kung aalis silang lahat, madali ko lang matatapos maglinis. Total, malinis naman na ang loob. Okay po. Lilinisin ko po ba lahat? Tanong ko pa ulit at baka may ayaw niyang hindi ipagalaw. Mahirap na. Baka masiguan pa ako. Yeah, ikaw nang bahala dito. Let's go, man. Ayaw niya sa mga kaibigan niya at isa-isa namang sumunod sa kanya pero si Sir Gary nagbiru pa sa akin kasi nagsaludo pa na nagpaalam. Kaya napabungis-ngis ako na ikinasama naman ang tingin ni Sir Cedric at ikinalakas ng tawa ni Sir Gary. Anyway, bakit ang aga nyo na nandito? Piniyagan ba kayo ng mga asawa nyo? Narinig ko pang tanong ni Sir Cedric sa kanila. May asawa na pala sila? Kausap ko sa sarili ko at narinig ko na lang na nagsarado na ang pinto. Kaya minadali ko na ang paglilinis. Inuna ko na ang salat baka babalik sila agad. Mas maganda yung malinis na. Madali lang namang maglinis dahil may vacuum cleaner naman siya. Ako na din ang bahala na maghanap dahil hindi man lang niya sinabi sa akin kung nasaan ang mga kagamitan niya. Pumunta na din ako sa kusina at pinagbuksan ko lahat ng cabinet. Nagulat pa ako't walang laman kahit isa. OMG, mayaman nga siya pero bakit walang laman ang kusina niya? Kausap ko pa sa sarili ko. Kuwawa naman magiging katulong niya. Buti pa kina Lola, maraming pagkain doon. Segunda ko pa pero pinagpatuloy ko na ang pagpupunas. Mahirap na, baka ma-judge niya ang linis ko. Natapos ko na din ang kusina at maaga pa naman pero gutom na ako.
Ngunit nakapagdala pa ako ng tinapay sa bag ko at eto ang natutunan ko sa pagstay dito sa Manila. Yung laging may dalang tinapay at tubig saan man magpunta. Walang pagkain, walang tubig. Ginugutom pa ako ng mayabang na yun. Kausap ko sa sarili ko kasi wala naman akong ibang kakausapin kundi sarili ko lang. Tanghali na pero hindi pa sila bumabalik kaya naman umupo na muna ako. Natapos ko na din ang banyo. Yung tatlong kwarto na lang ang hindi pa pero may narinig akong doorbell. Kaya napatayo pa ako sa kinuupuan ko dahil mag-aalauna na pala. Kaya pala pagod na ako. Tumunog ulit ang doorbell kaya napatakbo pa ako sa may pintuan. Sumilip pa ako kung may tao sa labas dahil may bilog na maliit sa gitna ang pintuan. Mukhang delivery boy ang nasa labas na may bit-bit na hindi ko alam. Pero magdo-doorbell na naman sana kaya binuksan ko na. Medyo nagulat pa ata siya. Ma'am, akala ko'y walang tao. Delivery po. Magalang niyang sabi sa akin. Hindi po ako nag-order yan, kuya. Magalang kong sagot kasi hindi naman talaga. Sabi kasi nung tumawag, ma'am, room 542 po, kay Miss Ashley Achenza, ma'am. Sagot niya sa akin na kakamot-kamot pa ng ulo. Ako yun. Turo ko sa sarili ko kaya ibinigay niya sa akin ang dalawang box. Opo, kaya eto po para sa inyo, ma'am. Sabay abot sa akin ang 2 box. Hindi ko alam kung ano ito pero naamoy ko na parang pagkain kaya tumunog pa ang tiyan ko. Wala akong pambayad, kuya. Bulalas ko pa sa delivery boy. Naku, ma'am, bayad na po. Ang kailangan ko lang, ma'am, ay ang pirma mo. Natatawang sagot sa akin sabay bigay ng ballpen at resibo. Ah, ganun ba, kuya? Madali lang naman akong kausap. Nakangiti ko pang sagot sa kanya at kinuha ko ng ballpen at pumirma na ako. Hindi din naman siya nagtagal at umalis na siya. Sinara ko na rin ang pintuan at pumunta na ako sa kusina. Binuksan ko na ang box at wow, pagkain nga. Sino kayang nagpa-deliver? Kausap ko sa sarili ko. Malamang ang may-ari ng bahay. Sagot ko din sa sarili kong tanong. Habang kumakain ako'y sinabayan ko pa ng kanta sa aking cellphone. Pero katawan ko lang naman ang sumasabay dahil puno ang bibig ko. Kaya hindi ko namalayan na may tao pala na nanonood sa akin. Tapos ka na bang kumain? Tanong niya sa akin na kinabilaukan ko. Kaya sunod-sunod akong napaubo. Medyo nag-alala naman siya at inabot sa akin ang tubig. Here, sabi niya kaya sinamaan ko siya ng tingin pero yung titig niya sa akin, bakit parang pamilyar sa akin? Kaya hindi ko maiwasan ng magtanong. Sir, nagkita na ba tayo? Tanong ko sa kanya na nagpabago ng emosyon ang kanyang mukha na akala mo'y may nasabi akong hindi maganda. If I'm not mistaken, yes. Hindi nga ba't ikaw ang nanampal sa akin 1 month ago? Sagot niya sa akin na seryoso mukha. Sumulyap pa ako sa likod niya. Baka nakasunod ang mga kasama niya kanina pero wala naman akong nakita. Kaya bigla akong natakot pero hindi ako nagpahalata sa kanya. Pero hindi eh. Parang nakita ko na siya. Hindi ko lang matandaan pero pansin ko nakatitig na naman siya sa akin. Kaya umiwas ako ng tingin. Kahit nakaramdam ako ng kaba, hindi na lang ako nagpahalata. Sige po sir at itutuloy ko ng ginagawa ko. Paalam ko sa kanya dahil kung magtitigan lang kami dito, baka wala na akong matapos. Isa pa, aminin ko man sa sarili ko, may konting kaba akong nararamdaman sa mga titig niya sa akin. Go ahead, sagot niya sa akin, sabay taas pa ng kamay niya na parabang naguutos. Kaya naman, sinimangutan ko siya. Yapang talaga ng antipat kong ito. Mayaman nga naman. Bulong ko pa sa hangin. Hindi siya nagmana sa kanyang abuelo. Mga himutok ko sa aking sarili. Yes, Miss Achenza? May sinasabi ka ba? Tanong niya sa akin. Medyo malakas pa kasi nakalabas na ako sa kusina. Wala po, sir. Sabi ko po'y maglilinis na ako. Ganting sigaw ko naman sa kanya. Di lang siya matanda ha.
Ang lakas din pala ng pandinig niya. Kausap ko sa sarili ko at sabay pa akong napabungis-ngis. Hindi naman talaga siya matanda dahil 29 pa lang siya. Napailing na lang ako. Nilinis ko ng banyo pati ang isang kwarto. Bale, tatlong kwarto dito kaya naman isinunod ko na ang pangalawa. Siguro last na yung kabila. Kausap ko pa sa aking sarili. Kaya naman pinuntahan ko na ang pangalawang kwarto. Pero hindi naman kwarto ang nabuksan ko kundi isang maliit na gym. Wow, dito siguro siya nag-exercise. Kaya pala ganun ang katawan. Bulong ko, sabay bungis-ngis. Na-imagine ko kasi ang katawan niya na biglang ikinainit ng mukha ko. Kaya bago pa kung saan-saan mapuntang nasa utak ko ay iginala ko ng aking paningin sa paligid kung saan ako magsisimula. Kahit nga kanina'y wala ding dumi pero naglinis pa rin ako. Baka isipin niya na tamad ako. Yan, tapos na. Ay, bulalas ko pa kasi kahit paano na may pinagpawisan ako. Ang hirap pala magbuhat, no? Dahil malinis naman ang loob, yung natatakpan ng carpet na lang yung nilinis ko. Ay, salamat. Malapit na akong matapos. Bulalas ko pa. Kaya naman pumasok na ako sa last na kwarto. Wow! Lumabas sa bibig ko. Mas maganda kasi ito kaysa doon sa bahay nila, Lola, na isang maaliwalas na bed at kulay gray and cream na pinaghalo sa loob. May taste pala siya. Kung sa bagay nga naman. Kausap ko sa aking sarili. Pero napasimangot ako dahil ang gulo ng kama niya. Kala mo'y dinaanan ang signal number 7 dahil sa sobrang gulo. Pati mga unan kung saan-saan na natapon. Ayos lang yan, Ashley. Kaya nga pumunta ka dito kasi diba maglilinis ka? Kausap ko sa sarili ko kaya hinanap ko na ang mga bedsheet niya at pinalitan ko na rin. Binuksan ko pa lahat ng mga cabinet niya para makita ko ang mga hinahanap ko. Pero ibang nakita ko sa isang drawer. Natapon ko pa ang nahuwakan ko. OMG! Condom? Sigaw ko sabay tapon ang hawak ko. Bastos talaga niya. Ano siya? Nangungulekta ng condom? Kausap ko pa sa sarili ko. Lang kayong babae nang naikama niya. Tanong ko pa sa sarili ko na ikinapula pa ng aking muka. Ano ka ba, Ashley? Tumigil ka nga. Kung ano-ano nang iniisip mo eh. Mag-focus ka na lang sa work mong babae ka. Sermon ko sa aking sarili. Kahit nandidiri ako na hawakan ng kondom kahit malinis naman, dahil mga bago pa naman, napilitan akong ibalik kung saan ito nakalagay kanina. Mabuti at hindi nasira at baka maggalit na naman siya. Kaya ipinagpatuloy ko na lang ang paghahanap. Binuksan ko na rin ang malaking bahagi ng kanyang wardrobe pero may napansin akong nakasiksik na natatakpan ng mga damit kaya naman aalisin ko na sanang nakatakip doon at siya namang pagpasok sa kwarto ni Sir Cedric at sumigaw pa. What do you think you're doing, woman? Sigaw niya sa akin na ikinagulantang ko. Ay, kabayong bakla! Gulat kong bulalas pero pagtingin ko sa mukha niya, seryoso siya. Hindi ko alam kung galit ba o hindi dahil wala namang emosyon ang kanyang mga mata. Basta sumigaw na lang ng napakalakas. Hindi lang yun, napalunok pa ako dahil basa pa ang katawan niya kasi nanggaling lang naman siya sa loob ng banyo. Sino may sabi sa'yo na pwede mong pakalaban ang loob ng silid na ito? Tanong niya ulit sa akin na nakalapit na pala sa akin. Nanginginig pa ako sa takot dahil hindi ko alam kung bakit ako biglang natakot sa kanya. Sir, naghahanap kasi ako ng bedsheet. Nanginginig kong sagot sa kanya pero hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Next time, magtanong ka sa akin. Huwag na huwag kang nagbubukas ng wala akong paintulot. Naintindihan mo ba? Matigas na sagot sa akin at kinorner niya ako. Opo, sir. Nangihina akong sagot sa kanya dahil pakiramdam ko'y nanginginig na ang tuhod ko. Nakita ko pa siya na nakakunot ang noo niya. Hahawakan niya sana ako pero sumigaw ako. Huwag mo kong hawakan. Please, sir.
pagmamakaawa ko sa kanya. Ewan ko kung bakit sa tuwing may lumalapit sa akin na lalaki, para akong takot na takot. "Hey, are you okay?" Tanong niya na naaninag ko pa ang pag-aalala sa kanyang mukha bago ako nawalan ng malay. "Kuya Dante, mawa ka sa akin please. Huwag mong gawin to." Nagmamakaawa ko kay Kuya Dante dahil nahihibang na siya. Sila yung pilit akong sinakay sa itim na sasakyan. "Ashley, alam mo ba na matagal na kitang gustong tikman? Kaya lang, ang magaling mong kapatid ang laging hadlang. Ngayon wala na siya. Mararanasan ko ng heaven sa pamamagitan mo." Natatawa pa niyang sagot sa akin kaya sobrang nanginginig ako sa takot. Nasa madilim kami na lugar. Hindi ko alam kung saan lugar ito.